SJ. Ito kasi yung nakita ko kanina mga kapuso, mga nanay, na gusto ko talaga sana i-makeover itong ating grotto dito. Parang sobrang luma na, no? Hindi. Sobrang kulang. Oh, naisip ko na rin ganyan, kaya may mga nibili akong mga pintura. Naisip ko talaga, oh, naisip ko. Okay ba yung mga blue at white na pintura? Of course! Normally naman ang grotto may blue, pero asan na ba yung paint? Andiyan na yung mga team 911 natin. Ay, iba ka talaga, oh, Jay, ha? Ayan yung blue paint, tsaka yung Halo, white kuya. Paint. Ayan, kasi ganito. Yung ating blue, pwede na siguro yan dito sa wall na ito at dito sa wall na to. Tapos, konting tip lang pala, kapag meron po kayong grotto at yung puon luma na or madumi na, normally, you just get a brush. Lilinisin nyo lang po talaga eh, katulad niya, ang dami talagang alikabok, no? Hindi natin gagalawin yung bato. Yung natural color niya, pagagandahin lang natin. Ito preserve natin. Oo. Hindi natin ito pipiturahan. At like I said, ito pong ating puon, huwag niyo pong re-replace. Kung ano po yung santo o yung birhen na nakalagay dyan, na naunang inilagay dyan, yun lang po, huwag niyo siyang papalitan unless nabasag, nasira na, siya lang dapat yung nandyan. So, lilinisin natin to, lalagyan natin ng emulsion para preserve yung itsura ng bato, blue doon sa tabi, and syempre, magagandahin pa natin ito with mga halaman.